Pagkatapos pong tapakan ng combine roller ang asfalto, may ilalagay pong napakalaking roller, ang tawag po tire roller. Ang likod po ay gulong at saka harap po gulong din po. Ang likod po ng malaking roller, hindi po kaparehas dito sa combine, ang likod po ay ganito po. Apat po ang gulong, likod, at saka may pagitan po ang bawat gulong. Ito. Paano po matatapakan yung ano, yung pagitan ng gulong? Pag nandito na po yung harap ng malaking roller, ang harap po ng malaking roller, ang gulong po ay nandito po, tatlo. Sa dalawa, tatlo. Kaya, pag nakapunta na po yung harap ng malaking roller dito, saka na po mapatapakan yung pagitan ng likod ng gulong. Wow! Kunwari po, ito po yung gulong ng malaking tire roller. Ito rin po yung haba ng gulong. Pag magpapalit po kayo ng lugar na tatapakan, ipapatong niyo po yung gulong sa unang tinapakan ng kalahati. Hindi po maganda pag konti lang pong ipapatong. Mas maganda po kalahati para bababa po talaga yung joint ng unang tinapakan. Amazing! Ang kaibahan po ng combine roller sa tire roller ay pag pupunta po sa harap, pag combine roller po, pag pupunta po sa harap, yung harap po ng makina ang ipupunta sa harap. Pag tire roller naman po, baliktad. Ang likod po ang ipupunta sa harap. Ganyan po. Ganyan po ang kaibahan. Ang kaibahan po ng combine roller sa tire roller sa pagbabago po ng lugar ng tatapakan ay baliktad po. Ang combine roller po pag magbabago po ng lugar ng tatapakan ay patalikod po. Ganyan po. Pag tire roller naman po, ay paharap po. Magbabago ng tatapakan. Ganyan po. Ayan po ang kaibahan ng combine at saka tire roller. Kunwari po dito po yung start, papunta doon. Saka dito po, hindi po makakalabas yung tire roller. Tapos pag pinasok na po yung tire roller, pag natapakan na po lahat to, yung start, hindi po kasi natatapakan yung pagitan ng gulong. Kaya kailangan pong ipasok yung combine roller para mawala po yung roller mark, yung bundok-bundok po sa pagitan ng gulong. Ipasok po ng ganito ang combine. Pasok po kagad. Pag hindi po nakapasok kagad ang combine, itigas po kasi yung ano, roller mark ng tire roller. Gamitan na lang po ng vibrate para mawala po kagad. Para mamawala po talaga. Pagtapos na pong tinapakan yung start ng tire roller, tapos natapakan na rin po ng combine. Yung tire roller pag nasa gitna na po, pagkatapos pong tapakan ng tire roller yung gitna, pwede na pong hindi ilagay yung combine roller. Wow! Ang combine roller lang po yun sa simula lang po sa start at saka sa last, sa huli. Sa gitna, hindi na po kailangan, pero minsan din po, pagpabilisan po kasi, hindi po maganda ang pagpapatakbo ng tire roller, kaya may natitira pong tire mark. Kaya, pagpabilisan po, kailangan pagkatapos po magtumapak ng tire roller, tapakan po kagad ng combine roller para sigurado po talagang walang natirang tire mark. Kapag sa last na po, tatapakan ng tire roller sa lalabasan na po. At kung dito po sa labas ay hindi po makapatong yung tire roller. Kaya dito po titigil yung tire roller. Pag dito po titigil, huwag pong tumigil sa hindi po natapakan ng finisher. Kunwari,
Dito po inangat yung finisher. Hanggang dito lang po pwedeng tumigil yung tire roller kahit natapakan po ng combine dito. Kasi kahit natapakan po ng combine, malambot pa rin po. Kaya, hanggang dito lang po. Pag pwede naman po makapatong dito sa ano, sa labas makapatong, pwede rin pong lagpasan yung hindi natapakan ng finisher, ilagpasan tapos ipatong po dito sa labas yung kulong ng tire roller. Para hindi po titigil dito. Dito na po titigil sa labas. Amazing! Ang pagpapatakbo po ng tire roller ay ganito po. Mula sa gilid, susunod, ilihis at ipatong sa kalahati ng unang tinapakan. Susunod, sa gilid, diretso sa gilid na. Tapos, susunod, pinakagilid na ilihis at ipatong sa gitna ng unang tinapakan. Tapos, balik na naman. Tapos, ilihis na naman sa susunod. Paglihis, diretso na naman sa gilid. Tapos, sa pinakagilid na naman. Pag malawak naman po yung tinatapakan, pag sa gilid, isa. Tapos, ilihis, dalawa. Tapos, diretso sa gitna. Tapos, ilihis na naman po ng isang beses. Tapos, diretso na naman po sa pinakagilid. Tapos, ilihis na naman. Pag ganito po. Gilid, gitna, gilid. Gilid, dalawa, gitna, dalawa, gilid, dalawa. Amazing! Pag sa pinakalas na po tatapakan ng tire roller, para mabilis po, tumigas yung tinatapakan, mas lalo na po pag madalian. Tapakan po sa gilid, isang beses, diretso po sa gitna, tapos diretso po sa gilid. Tapakan po muna ng isang beses lahat. Tapos, pagkatapos, punta po sa gitna uli. Tapos, saka po maglabas ng shower sa likod ng tire roller para mas maramihan pong maanuhan yung ano, tubig yung tinatapakan para mabilis po lumamig. Tapos, pag na po ng shower, punta na naman po ulit sa gilid. Tapos, ganit pagkatapos po, pag ililihis po, kailangan isang tagi-isang gulong lang po. Pag nasa gilid, ipatong sa gitna ng unang tinapakan. Susunod, gitna na naman hanggang dulo. Pabalik-balik po para mabilis pong tumigas. Amazing! Pag nasa last na po at saka gusto na pong lumabas, o gusto na pong ilabas yung roller sa labas, baka madumihan po yung labas. Kaya bago lalabas, kailangan mag-shower po muna sa labas. Mag-ano po muna ng tubig para kahit matapakan man ang roller, may tubig kasi kaya hindi madudumihan masyado yung labas. Amazing! Kapag ang baba po ng tinatapakan ay matigas po katulad ng concrete, o kaya basta matitigas po na ang baba na tinatapakan, pag tinatapakan mong tire roller, minsan po wala pong natitirang roller mark. Kasi mabilis po itong tumitigas, kaya wala pong natitirang roller mark, kaya hindi na po kailangang ilagay yung combine roller pagkatapos ng tire roller. Pero pag mga ganun po, mas maganda po talagang ilagay yung combine roller pagkatapos ng tire roller para sigurado pong wala po talagang matitirang roller mark. Amazing!